i-share ko sa inyo at igagawin natin kung paano natin palalayasin o paaalisin ang malas sa ating bahay. Welcome back sa channel na ito. So, okay. So, this time, mga kamarski, ayan, isi-share ko sa inyo yung mga pampaalis ng mga malas or pampahatak ng swerte, ayan, pampag-good vibes, ayan, pampahatak ng mga good energy, ayan. So, tomorrow is August, kaya may kasabihan nga, di ba, mga kamars, na ang August ay ghost month. Yes, ghost month. Ayon yan sa mga Chinese, di ba? So alam naman natin na maraming mga pamahiin or mga ritual or mga paniniwala ang mga Chinese pagdating diyan. Pero mga Marsay, disclaimer lang, hindi naman ako feng shui expert, no. Ito lang share ko sa inyo ay ayon lang sa aking experience dahil gagawin ko siya dahil sa mga ganyan kasi na talagang naniniwala ako sa mga ganyan. So, naniniwala ako sa feng shui. So, why not, diba? Kasi wala namang mawawala kung itatry natin, diba? Hindi naman masama. Kasi, pampagood, ano naman yan, vibes or pampahatak ng swerte sa atin. Pero, syempre, kailangan pa rin natin ng prayers at pananalig sa ating poong may kapal, diba? Okay, so, eto na nga. I-share ko sa inyo at igagawin natin kung paano natin palalayasin o paaalisin ang malas sa ating bahay or sa ating business o kung sa kung anumang area na gusto nyo maalis ang mga malas at pumasok ang swerte. So this time, gagamitin natin ang asin at ang sikat na dahon ng laurel. Ayan, so alam naman natin na ang dahon ng laurel ay pampaswerte, 'di ba? At syempre pati na rin yung asin kasi yung asin is talagang maraming nagagawa itong asin lalo na sa mga incheck, 'di ba? Kapag Christmas, naglalagay sila ng asin, kapag New Year, 'di ba? Sa kapagkainan. Ayan, tapos dito rin sa atin, 'di ba? Itong asin is mga panlaban sa mga ano, 'di ba? Aswang ganyan. So talagang maraming magagamit. Maraming ano itong ano na to, itong asin. So okay, ayan. So kailangan natin ng asin, syempre. Ito, itong asin na to. At kailangan din natin ng garapon. Ayan. So as much as possible, kailangan yung babasagin. Ito, yung babasagin, yung crystal siya. Yung transparent. And of course, syempre, kailangan din natin ng mahiwagang laurel. Ayan, dahon ng laurel. Ayan, kailangan natin ito ng 7 pieces. Ayan, kailangan natin ng 7 pirasong dahon ng laurel para sa gagawin nating pampaswerte. Okay, so kailangan maglalagay tayo dito ng 5 kutsarang asin dito. Ilalagay natin siya. So, lagay na natin. Okay. So, ito. 1. Okay. 2. 3. 4. And 5. Ayan. So, kailangan daw ay 5 na kutsara ng asin ang ilalagay natin dito. Yun naman ay ayon sa aking napanood, sa aking na research dito sa YouTube na kailangan 5 daw na kutsarang asin ang ilalagay natin dito sa ating bottle. Okay. And then, kailangan na rin natin maglagay nitong dahon ng laurel. Yan. So, mga Mars, kailangan buo yung dahon ng laurel na ilalagay natin.
hindi siya punit-punit or hindi siya kalahati. So, kailangan buo yung dahon niya. So, ilagay na natin. Ayan, one. So, ilubog natin ha, mga moms. Ilubog natin hanggang buo sa ano. Ayan. Ganyan. Ito, number two. Seven. Ayan. So, kailangan mga Mars, yung bottle na paglalagyan nyo is mababa lang para malubog nyo yung dahon ng laurel. Ayan. Pero pwede rin naman sa baso. Ayan, sa baso na medyo maliit lang na malapad yung pinaka ano niya, bibig niya. So, ako kasi wala na akong makita. Ano, so, ito na lang ang tinry ko. So, ayan, ilubog natin siya. So, ayan na. Ito na ang ating pampataboy ng malas ngayong August, month of August. Ayan, ito na. At the same time, mga Mars protection din siya para sa mga bad spirit. Ayan, mga bad luck na papasok sa ating tahanan. Okay, so pwede nyo siya ilagay mga Mars key sa inyong room. Ayan. O sa inyong, kung mayroon kayong business, pwede nyo siyang ilagay sa tabi ng inyong kaha, sa lagayan ng pera, para mas maproteksyonan yung inyong pera, yung perang papasok at lalabas. Ayan, naproteksyonan siya. And then, pwede nyo rin siya ilagay sa pinaka-center ng inyong table na nakaharap sa may pinto. Ayan, kung meron kayong table na nakaharap sa pinto, so pwede nyo siya ilagay. And then, pwede nyo rin siya ilagay sa altar. Kung meron kayong altar sa inyong bahay, so pwede nyo siya ilagay doon. Ayan, so kung saan siya gustong ilagay, para naman kung saan yung gusto nyo mas ma-attract yung good energy, yung good yung positive na outlook sa buhay. Ayan, so kaya doon siya ilagay. Pwede nyo na siya sa room nyo, sa gilid ng inyong bedroom, kung may table kayo. So, ayan, pwede nyo siyang ilagay. So, yung iba, nilalagyan nyo na ng takip, pero sa akin, mas okay yung hindi siya nakatakip kasi parang nilinuwala ako na naka-open siya para mas effective, para mas effective yung bisa ng ating pampaswerte. Ayan, so ito, tinry ko na siya ngayon, ginawa ko na siya ngayon kasi tomorrow is August na, so kailangan natin ng protection for this August dahil ang August ay ghost month ayon sa ating mga Chinese o sa feng shui. Ayan, so disclaimer lang ulit ha, hindi pa ako feng shui expert, so mahilig na talaga ako at naniniwala ako sa mga ganyan, dahil ginagawa ko po talaga yan, kasi wala naman pong masama ko itatry natin, dahil hindi naman siya makakasira. O, diba, pampag good vibes nga ito eh, pampahatak ng swerte at pampaalis ng malas sa ating tahanan. Kung may mga elemento or mga ano dyan sa ating kapaligiran, ayan, para mataboy natin siya. So, ito, gumawa na tayo ng ating pampaswerte. So, syempre, kailangan pa rin natin ng ating panalangin at dasal sa ating Panginoong sa Kristo. And at the same time, pananalig dito sa ating ginawang pampaswerte para talagang maging effective maging gabay itong pampaswerte nito sa ating life. Ayan. So ayun na, ito lang mga Marski ang aking i-share sa inyo. So kailangan gumawa na kayo nito ngayong August dahil kailangan natin ng protection for this August. May kasabihan sila, 'di ba? Kapag August daw,
as much as possible, wag ka raw, mag-start. O kung gusto kung nagpa-plano ka na magpatayo ng bahay, so hindi daw pwede. So, as much as possible, so wag August kayo mag-start ng magpatayo ng bahay, mag-start ng inyong business. Ayan, so, or mag-start ng mga transaction na ano, kung ano mang business na meron kayo. So, sabi nila, August kasi is ghost month. So, parang hindi yata okay ang month of August para sa mga good fortune yan. Tamang ganun, something like that. Ayan, so why not, diba? Pwede naman tayong sumunod kung gugustuhin natin. Kung hindi naman kayo naniniwala, it's okay, it's fine naman. Kanya-kanya naman tayo ng mga paniniwala din po ba. Ayan, so, okay, eto lang, ganun lang. Eto lang, mga kamarski. Kaya kung gusto ninyong swertihin at kung gusto ninyong mataboy ang malas sa inyong bahay, so gumawa na kayo nito, asin lang at dahon ng laurel ay magiging positive na ang inyong buhay. Okay, so that's it for now, mga kamarski. So sana na may natutunan kayo at nag-enjoy kayo dito sa aking video about this pampaswerte protection para sa atin. Okay, so kung nagustuhan ninyo ang video na to, just give it a thumbs up. And also, don't forget to subscribe kung ikaw ay bago dito sa aking channel, dahil marami pa tayong pagsasamahan at marami pa mga video na mga tips and mga idea at kung ano-ano pa. So, para sa atin, ang channel na ito, mga kumare, kaya sige na, subscribe na kayo. Okay, so thank you so much sa panonood at thank you at tinapos mo hanggang sa dulo ang video na to. Okay, thank you so much and God bless to all. Ayan, pampaswerte mga kamars. Bye!